Universcada, a new chapter is about to begin and they're ready to take off here in KenTV Viva Ones, Safe Sky Archers lead stars, Krisha Viaje and Jerome Ponce. Hi guys! Hi! Take us back to that moment when you first learned na kayo yung bibida sa Safe Sky's Archer. Nung binigay po sa akin yung role ni Yana, hindi ko talaga alam yung background niya, pero sabi nila hit series talaga siya, Wattpad series. So sabi ko, sige po. And then, nung binasa ko na yung book ko, nagulat ako na parang hindi ko siya, parang hindi ko alam kung kaya kong i-execute, hindi ko alam kung kaya kong bigyan ng justice. Kasi medyo magkaiba talaga kami ni Yana. I mean, malaki talaga yung difference namin ni Yana. So, until, ayun, pinush ako ng Viva. I auditioned for this, of course. Mm-hmm. Hindi lang naman binigay lang sa akin to. Pero, alam mo yun, nagdalawang isip, nagkaroon ako ng hesitation at first because yun nga, yung visuals niya sa book iba. And then, yung character din. But then, andito na tayo. Uh-huh. And so far, maganda naman yung feedback ng mga tao sa The Rain in España. Tapos, nag-scene drop din kami recently. And marami ding natuwa. Mine's Hero's character. Nag-audition kami noon. Well, nasa 4 yata kami, 5. Look test, chemistry test, lahat. Sabi ko, okay, sige, ginawa ko. Binigyan lang muna ako ng script na isang page, 2 pages. Sabi ko, parang, ang hirap lagi nung ganitong ano, hindi binibigay mo na yung buong script. Kasi siguro hindi pa buo talaga. Sabi nila sa akin, it's from the book pa. So, nung binasa ko, parang, ah, okay, chill lang, very, parang leading man na, uy, pa-cute, gusto magpakilig, ganun. So, nung ginawa namin, okay. Hindi nila ako binalikan for a couple of weeks. Actually, 2 months yata yun eh, habang may ginagawa ko na isang series. Sabi ko, wala na. So, natanggap ako, sabi ko, sinabi lang sa akin na parang meeting daw ako for the role. Okay, natuwa ako, at least work. May work na naman. Then, another character to portray. Tapos, na-excite silang lahat na parang para sa akin daw. Sabi ko, okay, wow, ayos, kung ganyan. Marami daw fans. It's just, yung role ko lang iisipin ko, tsaka yung work ko, kung ano yung dynamics namin ng magiging katrabaho ko, yun lang dapat talaga. So, para hindi lang pumasok sa ulo ko. Then, sabi lang, magbasa daw ako ng libro. Sabi ko, hindi po ako nagbabasa ng libro. Sabi, hindi, basahin mo kasi adaptation to, book. Sabi ko, totoo po ba? Hintayin ko na lang yung script. Sabi nila sa akin, hindi, kailangan talaga required. Sabi ko, patay. Okay, sige. Binasa ko, sobrang nagandahan ako dun sa book. As in, sobrang ganda. Like, parang na siyang script. Pag binasa mo yung book, parang script na eh. Very detailed. Pero nung, na-excite akong gawin. Pero nung medyo end na, na-realize ko na parang yung character itself, visuals niya, parang dun lang ako kinabahan na parang nakakahiya. Nahiya na ako to the point na parang bagay ba sa akin yung role? Kasi ang sabi, ganito yung details niya, ganito yung visuals niya. Ewan ko lang. Tapos, Englishero pa. Sabi ko, ewan ko kung kaya ko to ah. Tapos, nung ginawa na namin, unti-unti, kinakabahan ako. Hanggang sa cast reveal na. Na medyo lang na ano lang ako, na sad lang dahil expected ko may magkakaroon ng mga reaction, which is ganun nga nangyari. But then again, mga siguro, tinapos ko lang yung buong araw na yun. Sabi ko, hindi. It's either gawin ko or mapahiya ko. Yes, then, correct. Sa akin na yun para piliin. So, yun na yung ano, nung na, ano ko yun. No? Oo. And sabi ng mga Wattpad readers and mga loyal followers talaga at fans, isa daw yung SSA sa may mga pinakamagandang kwento daw talaga. So, you mentioned, Krisha, na parang very different siya, the role sa iyo as a person. So how do you take the challenge, like really internalizing and then embracing your character? And ano yung dynamics ninyong dalawa dito while doing this project? Kasi nung nabasa ko din naman po yung libro, talaga namang parang pag na-imagine ko na nagawa ko to, parang fulfilling talaga siya kasi sobrang ganda talaga ng storya. Hindi ko lang alam kung kaya kong gawin at the time. 3 beses nila akong kinausap ng Viva about it, na ina-encourage talaga nila ako. So parang
iniisip ko, grabe naman yung trust sa akin ng Viva. Parang kumbaga yung iba, pag sinabi nilang hindi, okay, hanap tayo ng iba. They did not give up on me. So sabi ko, napag-isip-isip ko, kinausap din ako ng mami ko, ng mga tao sa paligid ko na, I think it's time. Kasi ano nga eh, yun nga, hindi talaga ako actress. Nagka-acting-acting ako before, pero hindi talaga yun yung path na nakikita ko sa sarili ko. But kay Boss Vic, parang yun yung nakikita niya sa akin. Every time, binibigyan niya ako ng acting-acting. Gusto ko maging senior kasi talaga. Sabi ko, sige, I think baka ito na nga yung time para tanggapin yung challenge na to. Kasi all my life, parang ano lang ako, tahimik lang, takot ako sa spotlight, good girl sa gilid, ganon. Eh, kasi eto nga si Yana, sabi ko, siguro marami din ako matututunan sa kanya. And when I read the book, hindi, yung ugali namin magkaiba, pero yung mga pinagdaanan namin may similarities. Habang binabasa ko yung libro, mas napapamahal ako kay Yana. Ang dami kong natutunan kay Yana. Kasi ano ko eh, parang si Yana, marami siyang nabigay sa akin. Confidence, nabigyan niya ako ng mas nakakahalubilo ako sa mga tao kasi socially awkward talaga ako before. So, yun. Hindi lang siya naging character for me. Marami din akong na-instill sa sarili ko from Yana. Dynamics naman ninyo together. Especially, di ba, Krisha mentioned na parang bago siya really into acting. Then given your experience na in the past, you've been working with other actors na. So, kumbaga, in a way, you have that edge already. So, paano mo ginaguide naman si Trisha this time? And then, paano yung dynamics ninyo as a love team? Well, in at first, syempre, kailangan ko munang alamin muna yung space and wall na ginawa namin sa isa't isa. Alamin ko muna yung sarili kong surrounding, kung paano ko hanapin yung presence ko dun sa set and everything. Tapos kung paano ko siya nakikita dun sa ano. Then, off cam, we have to build our relationship para alam mo yun, sobrang madala namin inside the set at sa on cam na. Then, hanap ako ng right timing or whatsoever kapag dun ako makakapaglagay ng input or whatsoever. The way na kung paano ako tinulungan din ng mga before naka-work ko. At ganun kasi ako eh, kung ano yung ginawa sa akin ng iba, I mean, i-share ko rin naman. So, the fact na eto show pa namin, and kaming yung Univercada, eh bakit hindi tulungan lahat? Yes. Hindi naman dapat parang ako angat, ganun eh. So, what is the mindset now after a very phenomenal reign in España? So, sa inyong dalawa, what is your mindset now given the pressure of the fans, given the pressure also na maging hit din siya as reign in España yung SSA? Well, more than anything, para sa akin, like me personally, is yung hindi masayang expectations ng mga viewers. More than the show to be hit same as the rain or more than being a love team like Heaven and Marco, more than them whatsoever, more than anything talaga, it's kung paano yung expectations ng mga talagang nagbabasa nun, nung libro niyo. Kasi the more na kahit ako ayoko rin na masira imagination ko, lalo na nung binasa ko yun tapos hindi mangyayari sa series, yun. Yeah, goal lang po talaga namin na masabuhay yung characters na minahal ng mga readers, ng arums, ng mga fans ni Kwai. And also, syempre sa mga new viewers na hindi nakakaalam nung libro na, ano, kiligin din sila, ganun. Well, chill lang kasi naman kami. Like, hindi naman competition siya whatsoever. So, parang hindi sumasagi sa isip namin na kailangan maging kasing katulad nila tayo. So, we have our own thing. Kung saan man kami dalhin nito, edi take lang po namin. Ganun. Exciting siya na hindi namin alam kung ano yung mangyayari. Pero, ayun, hanggat merong work, go! Yes. So, to close this,
you mentioned kanina, this is more than just a love story. So ano yung lesson na matututunan ng mga fans from your characters? Oh, well, from my character as hero sa pinagdaanan niya, you know, the lesson of choosing something over career, over love, over relationship, and over life-changing decisions, you know, na, well, hindi ko rin, mahirap din kasi masabi, like, like for hero kasi, I mean, given na parang, not perfect life, pero parang lahat andyan na decision na lang for his path. Unlike us, kailangan pa natin gawin yung path natin, kailangan pa nating lakaran, kailangan pa natin magtanong kung tamang daan ba to. So, despite naman lahat ng mga pangyayari, you know, kahit magkamali ka ng path na pinili, di mo alam, tama pa rin pala yun. Kaya na madami din eh. Personally, ang natutunan ko sa kanya, you do you, parang wag masyadong isipin yung mga judgment ng mga tao. As long as wala ka natatapakan. And then, nung nag-mature na siya, natuto siya sa mga past na nagawa niya, nagbago siya. Meron talagang tao na makakapagpabago sa kanya. In Yana's case, si Hero tsaka yung anak niya yung nakapagpabago sa kanya. So now, let's invite them to first, of course, subscribe to Viva One and then abangan ang inyong series. Sana po abangan niyo po ang Safe Skies Archer. Ipapalabas na po sa Viva One sa November 20. Siyempre, bago kayo makaabang ng first episode ng Safe Skies Archer sa Viva One, kailangan niyo muna siya i-download sa lahat po ng App Store, Google Store, at Play Store. Available po yung Viva One. At don't forget to subscribe for only 99 po per month. Yes, and aside of course from Safe Skies Archer, mapapanood nyo rin po ang ibang mga series and movies available on Viva One. So now your message sa lahat ng mga fans. First, syempre mga fans nyo dito sa Davao, in Tagum City, na sumuporta sa inyo, nanood ng inyong mall show, and invite them also to watch your series. Daghang salamat po sa lahat ng mga sumusuporta dito sa Davao, and also hindi lang po dito, lahat ng mga magagandang feedback na nare-receive namin. Sobrang na-appreciate po namin yun kasi parang yung hard work po namin parang nasusuklian. And also sa mga nag-criticize po sa amin, we also thank you of course kasi syempre mahalaga din yung mga ganong feedbacks. And also, sana po abangan niyo yung Safe Skies Archer. Yes. Maraming salamat po at mahal ko kayo. Yes, on November 20, masistream niyo na po or mapapanood niyo na po sa Viva One ang Safe Sky Archers. Thank you so much, guys. Thank and you. God bless. Good luck sa inyong series and to your future projects. So once again, don't forget to download the Viva One app para ma-enjoy niyo po ang mga iba't ibang movies and series available for only 99 pesos. And thank you so much, Gmall Cinema, for making this Kentuhan possible.